Hi! Hindi kayo magsalita. So, mayroon lang kaming bagong item na i-share. Ito ang... Ano yan? Creamer Flex Dish Dryer Warmer. Actually, ang hanap na namin, sterilizer. Basta yung... Sa panghugasim. Yung after hugas. Parang i-sterilize mo siya para, di ba, super clean. Eh, sa dami na nang nakita namin mga brand, may ibang presyo, may mahal, may mura, pero parang, alam niyo yun, parang, ang pinay ni Pachi. Yan. So, yun. Ito, dalawang beses kasi namin ito nakita. So, sabi namin, baka ito na. So, binili na namin siya. Binili namin siya sa SM Appliance ba? O Home Appliance. SM Appliance. Sa appliances ng SM. Nagkakahalaga siya ng 6,295. Pero, kanina kasi merong 5% discount kapag SM Advantage. May SM Advantage. Yeah. So, around 5,9 something. Basta close sa 6,000. So, yun. Bale, nabuksan na rin siya. Na-set up na din namin para actually na-test na rin namin siya. Kumbaga, napagana na namin. So, i-share na lang namin sa inyo yung itsura niya. Yung actual look. Pero sa box, wala nang masyadong details. So, warmer siya. Wala siyang UV. Wala daw. Ano lang siya, mainit na hangin ang ibubuga. Tama. Tapos, yan, heat resistant, transparent color. Malaki siya. Extra large capacity. 8 to 10 sets. Yan, wala namang ibang details na pa-share-share. Ay, meron siyang ano, air intake filter sa ilalim. Super liit lang. So, siguro nga, para pakita na lang natin. Paghihigop siya ng air na gagawin niya mainit. Sabi filter, diba? Hindi madumi. So, yung ano pa ba? Ah, meron siyang, yung switch niya, ano lang, hindi siya, ang tag ng button? Timer knob daw. Oo, knob lang. So, 60 minutes yung timer niya. Tapos, meron siyang light indicator. Kapag inon mo na siya, magla-light yung sterilizer. So, ibig sabihin, nag-start ng warm. So, yun yung pang-sterilize na rin. Kasi ang manual na pag-sterilize namin, mainit na tubig. So, binababa namin ko na rin kutsara, ganun. Ito yung parts niya. Meron siyang front cover. Mamay makita niyo. May air vent. Siguro yung parang sa air fryer. Sa likod ng air fryer, parang may window, ganun. Back cover, drainer basket, timer knob, saka dripping tray. So, kapag nagugas ka ng pinggan, pwedeng direkta mo na siya ilagay doon. Tapos, meron siyang tray para yung water matutulog. Patapon mo. Tama ka dyan, partner. Tapos, yung, ano tawag niya? Cable, power cable. Norms lang, yung dalawa lang yung... Walang ano ground? Oo, walang ground. The NERN. Ano pa ba? Hindi kailangan ng adapter. Yeah. Wala naman. Madali lang siya. Sarado mo, inab mo. Pag natapos yung sinet mong timer, wala siyang... So, hindi mo mamamalaya na tapos yung timer. So, siguro nasa sa'yo na lang yun. So, bantayan mo na lang or sa sarili mo na lang magparang kayo. So, i-share na namin sa inyo yung itsura. So, ito na siya. Na-set up na namin siya. Na-try na rin namin ilagay yung mga ang tawag yung mga plato, baso, tsara, santo. Mga dish. Yeah, dish. Ito, pakita ko lang sa video. Ito yung, ano nga ang tawag dyan? Timer knob. Timer knob. So, off, 10 minutes, 20, 30. So, by 10s yung minutes niya. Sagat niya is 60. So, once in-on mo siya, ilaw to. Gusto mong i-try natin. Or, pwede naman. Try natin. Saksak ko lang, okay, guys. Pakita mo so, bago ko isaksak, ito siya, ito. So, parang yung normal lang na dish dryer. So, ganun lang, norms. Tapos, natatanggal to. Ito, yan. So, pwede mong hugasan. Ito, plastic siya. Ito naman yung dripping tray. So, pag napuno na ng water or basta alam mong naglagay ka ng kakahugas mo pa lang, expect mo may water. So, drawer type lang siya. Yan. Tapos, yan. Ito yung sa baso. Medyo may standy if nakikita nyo. Pero, kahit saan naman. Hindi, wala naman siya masyadong preference. Tapos, dito yung nagre-release ng... yung mainit na... Diyan lumalabas yung pang-init. Oo, yun. Saan nakikita niya? Yan, So, wala siyang UV. Ganun lang siya pang-init. Tapos yan, meron siyang lagay ng kutsara. So, and then, the rest is as is. Ganyan lang. Tapos, so, yan yung front cover. Ito, may air vent siya. So, yan. Basta bukas siya dyan. Air vent. Tapos, meron siyang filter. May iba kasing items. Sige, abanti natin. Ito, nandito yun. Ito, ito yung filter niya. Yan, basta. Yan, hindi ko na masyadong, hindi ko na hugutin kasi baka hindi ko mabalik dahil nasa ilalim. Yan. Purpose niya is, syempre, yung unang-una, yung basic, parang dry lang siya.
And then, yung other purpose niya, is pang sterilize. At saka, di ba, sa KFC or sa other kainan, kapag gumawa ang kutsara, mainit. Yung mainit na tubig or mainit. So, ganun din siya. So, para ma-sterilize yung dishes, mamatay yung mga bacteria and germs and other contaminants. Binasa. Prevents dust accumulation. Dati kasi ganito lang kami. Yan. So, ganyan. Open lang siya. So, kung machambahang magkaipis kami, di ba? Magapangan na. Or malikaboko. Ganun. Tapos, yun. Insects na. Yun na. Maiipis. Ganyan. Saves time. No need to wipe. So, hindi naman talaga kami nagtitulas. Para lang ano. Safe na siya. And then, yun na. Dish drainer and warmer na siya. So, tutulo na yung tubig. Kung yung tubig sa ano pa siya? Parang double purpose nga siya. Hindi lang siya basta tauban ng plato. Pang warmer na rin siya. And then, yun. 60-minute timer. Tapos, try ko na ngayon na isaksa para lang makita nyo na umilaw. Pero yun nga, sa ganyan sabi ko, pag natapos yung timer, wala siyang ting! Ang ganun. Ang saksakan ay ganyan lang. Norms. Ganyan, saksak lang. Ito, kaya parang ikaw yung pansinin yan kasi yung microwave at yung air fryer kailangan ganyan. So, yun lang tinggal. So, i-operate ko na. Iilaw siya. Mapapansin yung orange. So, set lang natin ng magsara lang ano. Ba? Ayan. So, nakatapat siya sa 10 minutes. 10 minutes. Medyo tabingi lang yung camera. So, wala naman ang sinabi sa manual na anong tawag doon? Yung bawal? Anong tawag doon? Limitation? Meron. May mga warning and caution. Kaya, ibig sabihin yung ilalagay. Kaya, merong sandok. Medyo, ah, talaga? Wala? Wala. Wala akong nabasa. Saka, yun. Basta pag i-operate mo siya, keep it close lang. Para, syempre nga, yung mag-stay lang sa loob yung warm air. Yun lang, so far satisfied naman kanina kasi nga, nung sinet nga namin siya, after, feel naman mainit. Sabi pala dun sa manual, ano, yung labasan ng hot air ba? Basta yun sa loob, huwag siyang i-block para nga mag-spread yung air. Kaso, nausog namin yung platito, dinitay mo kanina. Pero okay lang yun. Pero next time, i-take note namin na mas bigyan ng space yung yarn. Ayun, so pag natapos yan, wala tayong maririnig na mamatay lang ng light. So, kailangan aware ka din na nag-set ka ng timer. So, yun. Tapos, sabi dito, syempre, pag linisin mo siya, bunutin mo, kaya ng appliance. Ano pa ba? Ito, itong base, yun yan. Wipe lang, huwag basahin. Kasi, syempre. Tapos, ano pa ba? Huwag na mag-iwan ng tubig na matagal dito kasi, syempre, baka makamatikit eh. Kung ano man. Kamero. Tapos, syempre, linisin mo daw lagi. Kasi, syempre nga, lalagay mo malinis sa plato, tapos mag-iwan. That's it. Lang naman, wala namang ibang kakaiba. Ito pala, yung 5 kilos yung total weight niya. Ay, unit weight, merong gross weight, 6.65 overall. Guro. Or kasama sa box. Yung dimension niya, 540 by 450 by 390 mm. So, isulat lang namin dito. Sisulat ko yun. Tapos, yung box dimension, 600 by 485 by 430. And then, yung inside temperature is nagre-range between 46 to 51 degrees Celsius. Tapos yung power consumption niya, 180 watts. Alam ko yung sa electric fan, 80 something watts. So, mas mataas siya, no? Sa electric fan. Pero kasi naman, gagamitin mo lang to once or twice a day nang wala pang isang oras. So, nasa sayo kung gusto lang magpainit ng dishes. Ayun lang, wala nang ibang ka-share-share. Sana, ano, matibay siya, magtagal. Since Emerflex naman siya, known brand for the appliance household. Tama ka dyan, partner. Trusted naman, or sana magtagal, and then sana magawa niya yung job niya, na hindi naman painit, kundi magpainit. Sponsor ko ba na? I-Emerflex mo ka naman. So, yun lang. So, habang nagarantay tayo matapos, kwento na lang ako. So, story time! Story time! Saan nga yun? Story time! Sa mga yung video at... Anyways, yun. Ang tagal namin gustong bumili ng sterilizer kasi syempre sa panahon ngayon, COVID-COVID, so kailangan extra careful and extra baganza. extra yung mga gamit na natin. So, since you only live once. So, yun, nag-decide kami na bumili na lang nito para dual purpose. Parang, yun nga, ang tawag nga dito. Lagaya na rin, oo, taob. Tapos, Tagalog, taoban. So, bigyan natin ng purpose yung taoban bukod sa taoban lang siya. So, bago kami mag-come up dito, idea. Kami mag-end up sa brand na to. Hindi ko na lang sasabihin yung ibang brand. Ang dami namin nakita. May mas mahal, may mas mura. Yung mas mahal, syempre maganda yung itsura. Pero ang mahal eh. Pero may UV siya. Kumbaga,
hindi lang siya pang kainit, hindi lang siya pang dryer, warmer, anything. Sterilizer siya na may UV. So, masasabi mo na, it'll do the job. And the others, ano, may UV din yung iba, na may murang may UV. So, mas mura sa presyo nito. Pero maliit. O kaya, parang hindi cash and flat. Oo, parang pang two person lang, ganun. O kaya, yung tsura niya, parang, hindi naman sa pag-ano, pero, ano, parang legit ba yan? Hindi legit? Oo, parang, parang legit. Hindi, ano yun, parang, yun yung reaction ko, legit ba yan? Ganyan yung tsura, parang ganun. Parang may isip mo, baka pumutok. Yung quality ba yung tsura? Parang, sa madaling sabi, ang cheap nung itsura, ganun. Tapos meron naman, mahal, pero ang cheap din ang itsura. So, syempre, eto, since, knowing the brand, pero hindi to sponsor. Pero ano, yung materials, ang ano, mukhang matibay talaga. Yung iba kasi plastic talaga, hindi siya yung naririnig. Iba yung tunog kapag ginagawa. Makunat naman, pero basta hindi ka... Tingnan natin. Hindi ka convinced, pero sana hindi kami nagkamali ng pagpili, hindi kami nag-judge agad. So sana, yan, umaandar pa rin siya kasi parang 10 minutes ko siya na-set. So, ano pa bang share ko sa inyo? Na-share ko na yung presyo since siya binili. Share mo yung iba na panghugas talaga. Ay, meron itong nakita. Yung syempre sa Amerika, di ba? Sa Amerika. Pugsi yung mga, ano yung dishwasher? Oo. Nakakita rin kami ng ganon. Pero, ang liliit. So, parang hindi kasi yung plato. Tsaka or, mahal. Siya naman. Pang maliit, parang pang bata. Or platito lang. Saka yung namahal. Tapos hindi ganito yung itsura niya. Para siyang ref. Para siyang personal ref. May two door, ganon. Meron, ganito kalaki. Pero hindi namin alam yung brand, hindi namin kilala. Tapos, basta ang laki talaga niya. Siyempre, yung presyo malaki din. So, pero hindi naman namin pangarap yung dishwasher kasi siyempre, mas okay pa rin na mag-manual hugas. Diyan. Mag-manual hugas siya. So, siya yung taga-hugas at si mother. Ako, taga-utos lang dito, taga-chika. Ayan, ito yung matapos. Wala na akong makwento. Gusto niyo bang makita yung si Pachi? Si Pachi pala, may sakit siya. Ayan. Pachi! Uy, tingin ka naman. So, dahil may sipon siya, medyo bingi siya ngayon. Suplada naman ito. May sipon siya eh. Uy! Nahihirapan siyang makatulog kasi kapag nakaganon siya, parang nagbabara. So, parang kagaya sa atin, pag mababa yung ulo, tapos may sipon, barado pareho, kailangan matas yung unan. Ganon din siya. So, kanina umaga, pag gising niya, puro siya ko lang. Sorry, Pachi, kung nilaglag ito. Binubuking ka oh. Nagkulangot ka daw. Actually, nga-antok na siya. Ang sabi mo. So, yun, natagal pa rin yung matapos. Ayan, natapos na. Feeling ko, sakto sa off. Bago mawala yung light. Nakikita niyo ba yung light? Ayun, kita naman pala. Harangan. Akala ko kanina hindi siya umiilaw nung dinemo siya. Akala ko color orange. So, mamaya, pag namatay yung ilaw, tingnan natin kung akala ko. So, yun, ako na pala, nung unang nakakita kami ng ganito sa ibang SM branch, hindi ako convinced ako sa ito. Ay, namatay na! Ganito lang yung pagkamatay niya. Parang motor na tumigil. Walang sound effect. Yan. Okay. Tingnan nyo, walang... Yan, kailangan ko. Ilaw, sabi yun. So, yun. Bago pala namin ma-decide na bilhin ito, nung una namin nakita sa ibang brand, hindi ako convinced. Kasi now, parang very old-fashioned. So, yun. Buksan natin. Kasi hindi nyo malalaman na uminit. Pero, syempre, hindi naman kami sinungaling. Ayan. Joke. Hindi siya ganun kainit kasi saglit lang. Pero, mainit siya. Uminit siya, kumbaga. Yung mga kutsara, hindi ko nahawakan kasi syempre, hindi ko alam kung malinis yung kamay ko or what. Pero ito, since wet lang naman yun ang baso yung hiwakan ko. Ayan, mainit siya. So, yun. Sa mga naghahanap ng ganitong klaseng tauban na may extra purpose, hindi lang basta tauban, I hope nakatulong to. Kasi bago kami mag-decide na bumili, naghanap din ako, pero sobrang konti to wala talaga mag-decide. So, ano lang to, just for sharing para sa mga naghahanap. Yun, thank you. Bye! Bye ka ang bad!